Sa ating lahat, magre-review tayo ng ating panibagong accessories para sa ating laruan. So bali, in-unbox natin ito kanina. So ito is i-actual natin kung accurate ba yung rating nito. Ayan, Artball LS650, kaka-unboxing lang natin sa baba. So nandito tayo sa taas. Ayan. So bali, may mga sukot na ako dito nung nakaraan na nag-shooting test tayo, no? So may mga damit kasi dito, mga bagong laba. So kukuhanan din natin yung bandang dulo doon, yung kanto na yun. So nakapag-shooting test na tayo dyan gamit yung dati kong escopeta foot pump standard. So bali, nalaro na rin natin yung bagong laro natin dyan na yung A2K Taurus 2024 model. So wala pa tayong actual video para dun sa ako natin sa ginagawa nating laruan, dahil wala tayong time, ano. So bali, dito yun is na zero ko na yan, 10 meters pagmula rito sa kinaupuan ko hanggang doon sa kanto na yan, yung Taurus na 8K. Wala lang tayong actual video, no? So coming soon, magbibideo ako doon. Naman sa dulo is sa escopeta foot pump standard. Bali, nasukatan ko yan ng mga naunang in the past 2 years na siguro nakalipas mula nung sinukatan ko yan. Nasa 22 meters yan pagmula rito sa aking kinaupuan, itong kanto na to. Ayan, pagmula doon, hindi lang natin makuha yung kabuuan ng gawa ng maraming damit na nakasampay, mga bagong laba. So okay,
So yung mismo doon sa kanto na yon, kukunin natin yung range na yon, kung sasakto ba doon sa 22 meters gamit tong ating panibagong accessories sa na rangefinder Artbull LS650. So sa pamamagitan nito is hindi na tayo mahihirapan mag sukat or magtansya kung gaano ba kalayo yung tinatarget natin. So ayun. So first time natin gagamit ito. So nanghangapa pa tayo kung paano gamitin. So siguro pag-aralan muna natin, pero ngayon is i-actual naman natin. Konting aral-aral lang muna kung paano gamitin ba to. Okay? So antabay lang. So magmula rito, ayan ang uunahin natin mula doon sa kanto na yon, is estimate ang base doon sa ginamit ko na tape measure is magmula dito, no? Dito is nasa 10 meters siya. So siguro nasa 11 meters siya magmula rito sa pinagpupuesto ko. So okay, tututok natin mamaya para makita natin, no? Sana malinaw. Okay, tapot natin. So wala pa yan, hindi ko pa naman na-on. Okay, yan. Yan, no? Nakuha naman eh. So konting tiis-tiis lang tayo, no? So pag-aralan ko muna kung paano i-on, paano yung movement ito, yung yard meter ba. Okay, so standby muna. So ito, balik tayo mga kahabi. Medyo umaraw na, tumirik na yung araw. So ayan, makikita nyo naman yung shadow ng pader. Ayan, nagre-reflex sa sahig. So ibig sabihin, yung araw is napakasinag na. So okay lang. So ito, napag-aralan na natin, nauna natin. So itututok lang natin to. Based doon sa sukat ko rito, magmula dito is 10, pero hindi man aabot doon sa may mismong pader kasi may tinatarget tayo na karton, medyo maabanti siya rito siguro ng mga half meter. Okay, so estimated natin is nasa 11 meters. So dito titingnan natin kung sasakto ba. So okay, sana makita. So yan. So tapos i-click natin. Okay, maliwanag naman siya sa actual. May adjustment naman siya para mag bright or lumiwanag. Ayan, diyan tayo itong mga target eh. Pero may karton na tayong pinagpapatungan at balde magmula dito sa ating tinata papestohan. Thirteen yard. Okay, so kung pagbabasayan natin sa meters at sa yard, it means na sa bilang ay mas lamang talaga ang yard compared sa meters. So i-search natin yan sa tama sa Google, ano, kung ano yung saktong sukat na binibigay ng yards sa meter. Okay, so i-clear natin yan. 13 yards, no? Mula dito sa pader hanggang dito, eto saan tayo pumapwesto. Ayan, 13 yards. So okay, so based dun sa tape measure na ginagamit natin, estimated ko is nasa 11 meters pag pader sa pader. Okay, so dahil nasa 13 yards siya based dito sa ating rangefinder. Okay, so doon naman kakunin natin to. 22 meters magmula rito sa kanto, dito sa pwesto ko hanggang doon sa kanto na yon. Nasukat na natin yan gamit din ang ating tape measure, no? Okay,
yung kanto na yon, yon. Kanto yun nasa baba. 22 to 23. So okay, accurate nga, no? Hindi lang natin may tutok ng maayos. Hirapan lang tayo. Okay, based dito sa review natin, no? Almost accurate naman itong gamit natin ngayon na Reef Fighter. So okay, so may mga gamit na tayo na hindi tayo nahihirapan at nanguhula kung ano bang gaano ba kalayo o gaano kalayo yung distansya ng ating tinatarget. Yan. So okay, ito yung ating bagong accessories para sa ating laruan. So okay, maganda, accurate naman siya sa nakikita ko. At saka hindi ko expected na maliit lang siya. Handy siya, maliit. Kala ko malapad eh. So okay, panalo tong art ball na to na range finder. Maganda. Okay, thank you mga kape. Sana maging nag-enjoy tayo sa ating review at unboxing about dito sa ating panibagong accessories para sa ating laruan. Thank you.